Hi guys! For today's video ay gagawa tayo ng tinatawag sa aming bilo-bilo. So yun guys, ang aking mga ingredients. Meron tayong saging, yung kamote, ayan, nini-slice ko na rin. Itong gagamitin natin na asukal, pang-asukal natin, pang-patamis. Meron tayong sagu. So lulutuin pa natin yan guys, papakuluan natin. Ito naman ang ating glutinous flour. So ito ang ginamit kong glutinous rice flour guys. So gagamit tayo ng 500 grams na glutinous flour. So yan siya guys, mamaya titimplahan ko din yan. At ito naman ang aking niyog, ang aking coconut. So yan guys, binili ko na lang yan sa supermarket na dati nang nakayod. So ayan guys, tara at umpisahan na natin ang paggawa ng ating bilo-bilo. So lalagyan ko ng 2 cups na hot water itong aking coconut para sa ating kakang gata. 1 2. So hayaan muna natin siyang lumamig konti guys bago natin siya gagawing gata para hindi tayo mapasok. So habang naantay kong lumamig ang aking gagawing gata, ipapakulo ko muna ang aking sago. So yun guys, nagpapakulo na ako. Nakulo na ang ating tubig. Ilalagay na natin ang ating tapioca pearls or ang ating sago. So hayaan lamang natin yung kumulo guys. Kuluan lang natin siya. Once na pwede na siya, anuhin na natin ang ating gata. Pipigain na natin. So, medyo mainit-init pa siya, guys. So, kailangan na natin siyang pigain. Habang niluluto natin ang ating sago, So, anuhin muna natin siya guys. Pag-agatain muna natin siya. So, ito yung unang piga. Piga ko pa lamang. Bali, i-separate natin mamaya itong unang pipigain natin. Tapos, pipigain natin siya ulit. So, itong unang piga natin, guys. Ito ang ating magiging kakanggaka. Ito ang ilalagay natin sa hulihan mamaya. So, kailangan natin siyang i-separate muna. Tapos, yan. Magpipiga tayo ulit. And, tinubigan ko ulit siya, guys, para pigain ulit. Ito yung pangtubig natin mamaya sa ating bilo-bilo. So yun na guys ang ating gata. So papakuluan na natin siya kasama ng ating minatamis. So, pwede kayong gumamit dyan guys ng brown sugar. Mas gusto ko kasi ito para mas siya guys. Mas masarap. So, yung gagamitin natin yung pangmatamis sa ating bilo-bilo. So, yung natin guys, malapit na siyang maluto. Yung tapioca. Sago. So, yan. Kailangan pa niyang lutuin natin pa ng konti. Hanggang sa na yung kulay ng ating sago. Crystal. Hindi pa siya nag-crystal, guys. So, habang magpapakulo tayo ng ating gata, ayan, titimpla na natin ang ating gagawing bilo-bilo. So, naglagay lang ako ng konting asin
at tubig. So, konti-konti lang ang paglalagay natin ng tubig para matantya natin yung tamang timpla ng ating harina, ating glutinous flour, rice flour. Konti-konti lang ang paglagay natin ng tubig, guys. Hanggang sa makuha natin ang consistency ng ating timplang malagkit. Matrabaho gawin ang nataang bilo-bilo, guys, pero masarap kasi kainin. Kaya iyan. So ayan, nakuha na natin ang ating consistency. Pali ang nagamit kong tubig dyan is 1 1/2 cup of water. So ayan, umpisahan na natin siyang bilugin, guys. Ganyan lang dapat kaliliit, guys, kasi lumalaki yan habang naluluto siya. Lumalaki siya, guys. Kaya kailangan dapat maliliit lang ang pagbilog natin. Kasi lalaki mamaya yan pag naluto na siya. Oh, 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 oh,
guys, naglagay lang ako ng 1 spoon na vanilla flavor para mabango ang ating ginataang bilo-bilo. Guys, papakuluan lamang natin yan guys hanggang sa lumapot ang kanyang sabaw. Pag lumapot na ang kanyang sabaw guys, ang ibig sabihin ay luto na ang ating bilo-bilo. So yan. Yung ating malagkit guys ay luto na kasi maapaw na siya, lumulutang na siya guys. So ibig sabihin yan luto na ang ating malagkit. So gagawin na lang natin is papalaputin natin ang ating sabaw ng bilo-bilo. So yan na nga, tikiman portion na guys. Luto na ang ating bilo-bilo. Ito ang ating vanilla flavor na ginataang bilo-bilo. At ito naman ang ating ube purple yum. Ginataang bilo-bilo. So super yummy sila guys. Ayan, gumawa ako ng dalawang flavor ng ating bilo-bilo. Ginataang bilo-bilo. Ayan, thank you so much!